Yamaha Aerox 155 S version, metallic white color. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Very aggressive pala itong pagkakadesign nitong kanilang Yamaha Aerox 155. Dahil makikita natin pagdating po rito sa kanyang headlight design, no, para po siyang spider. Dahil nga po itong kanya pong daytime running light ay meron po rito sa taas hanggang rito po sa dulo. So nagkaroon po ng partition na hati po siya. So hindi po siya diretso. Well, para sa akin yun is para po siyang nagkaroon ng spider accent. At napaka sharp din nung edges nitong kanyang headlight. At nagkaroon po siya rito ng partition sa gitna. So nagkaroon po siya dyan ng high beam and low beam. And then napakaganda rin ng pagkakaroon niya rito ng V-shape design. So talagang very pointed yung kanyang nose dito sa harapan. At dito naman po sa gilid, no, napakatulis din kapag ating pinagmamasdan. Well, para sa akin napakalakas ng dating nitong kanilang metallic white na color. At dito naman sa taas may makikita tayo rito na Mio Aerox in gray color. At the same time nagkaroon ng gray na lining, dark gray, and then may lining po tayo rito na red. At mayroon pong nakalagay rito na S. Well, ito po yung kanilang ABS version. At sa baba naman po, mayroon po ditong decal na Yamaha. In gray color naman po siya. And then pagdating naman po rito sa gitna, naka-V-shape pa rin to. At the same time, yung color naman nito para po siyang nagkaroon ng touch ng carbon, which is matte black naman po siya. At sa gitna, may makikita tayo rito na Yamaha logo. At pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, yan o, pointed din. So napakaganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang little cute na visor. So smoke type naman po siya. And then matte black naman po itong kanyang cover. At may nakikita naman po tayo rito na blue core, which is ang kagandahan naman ng pagkakadesign ng kanyang engine, which is naka blue core na po siya. Nakakapagbigay po siya ng more power, less fuel, at the same time lesser emission. Well, mapunta naman tayo rito sa gilid. Titignan naman natin itong kanyang side cover. Well, napakaganda, no? Napakamaskulado nitong pairings na to. At the same time, makikita natin, no, nagkaroon pa ng palikpik rito na additional. So, nakahiwalay po siya. So, dito makikita natin, nagkaroon po siya ng cutaway design, and then nagkaroon po siya ng palikpik dito sa dulo. At may makikita po tayo rito na nakalagay na 155. Well, nagkaroon po yan ng slide na hati, and then red color naman po itong kalahati. At sa baba may makikita tayo rito na BBA. At dito naman po sa gitna may makikita tayo rito na Yamaha logo. So trademark for possess, for ownership, nandirito sa gilid. At nandirito naman po sa ibaba, nakaposition itong kanyang turn signal sa yan. So dito sa kabila, ganun din. So kitang kita naman yan, very visible yan pagdating ng gabi. Papunta naman tayo rito sa kanyang front fender. So ang ganda talaga ng kulay nitong kanilang metallic white. Kasi nga very attractive siya. Well, dito, makikita natin yung pagkakadesign is very pointed po siya, parang nagkaroon po siya ng sungay rito. At dito naman po sa harap, pinakalagay po rito na Yamaha and silver color. At makikita natin, may nakalagay po rito na decal na ABS. So, ang advantage po ng scooter na ito ay meron na po siyang anti-lock braking system. So, pagdating naman po sa mga sudden stop, hindi po maglalak itong kanyang preno. So, maiiwasan po natin na madulas or mag-skid ito pong ating scooter o di kaya mag-wobble itong kanyang manobela pagdating sa sudden stop. Dahil nga po itong ABS ay nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. Mapunta naman tayo dito sa kanyang stock na front suspension. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung ginamit nila. Pagdating sa braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake na bilog along with single pot caliper na glossy black. Ang kulay naman po ng kanyang mags, glossy black lang din po siya. And then may nakalagay po rito na decal sa kanyang mags, may nakalagay na Aerox in white color, and then nagkaroon ng lining na red and then gray. At pagdating naman po sa sukat ng kanyang gulong dito sa harapan, ito po ay mayroong 110x80-14. So napakakapal po nitong kanyang stock tires straight out from casa. So talagang pang city riding condition din yung kanyang dating. Well, mapunta tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. You know, napakaganda ng kanyang pagkakaroon dito ng parang V-shape na design. At the same time sa ilalim mo, napaka-futuristic nung kanyang dating. At sa gitna may makikita po tayo rito na Yamaha logo.
Pagdating naman po rito sa kanyang mga buttons, dito po sa kaliwa, nandito itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. At sa kabila naman po, nandito itong kanyang auto stop start system, which is pwede po natin siyang i-off and then i-on. Ang advantage naman po niyan, pagdating po sa mga traffic situation, o di kaya pag nag-stop po kayo sa mga stoplight, sa loob po ng 3 to 5 seconds ay agad pong mamamatay ang ating engine. Ang kagandahan naman po nyo ay nakakasave po tayo ng more fuel at the same time lesser emission. So magandang features yan kasi nga po makakapag-save tayo ng fuel. At sa gitna naman nandito itong kanyang hazard button at ang kanyang electric starter. Nandito naman po itong kanyang front brake at ang kanyang rear brake. At dito sa harap makikita natin may nakaumbok na bilog rito, equipped na rin po siya ng park brake lock. So pagdating naman po sa mga parking situation na mataas or mababa, hindi na po mag-i-slide or mag-i-skid ang ating scooter. Kasi nga po, mayroon na po tayong park brake lock. Well, mapunta naman tayo rito sa gitna, may makikita po tayo rito na Yamaha Motorcycle Connect. So tong model na to, tong 2024 Aerox natin na S version is mayroon pa po siyang Yamaha Y-Connect. So ang advantage naman yan, pwede po nating i-connect itong ating scooter sa ating mga mobile phones para po makita natin yung mga internal problems, mga ganyan, last parking location, and then check engine or change oil. So yun po yung mga benefits na makukuha natin dyan. Well, dito naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with keyless. Kaya kung inyo mapapansin, nandito po itong kanyang navigation knob. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito itong fuel button and then yung seat opener. At pagdating naman po rito sa kaliwa, nandito naman tong door na to, susubukan nating i-press. Ayan, nagbukas, sukatin natin. Medyo mababaw lang mga ka-LM. Sobrang babaw lang talaga niya. Tapos pa-slide pa. So hindi tayo pwedeng maglagay ng barya dito, baka mahulog. Pero ang kagandahan naman nito mga ka-LM, may makikita po tayo rito na USB slot, which is pwede po tayo ritong maglagay ng USB car lighter. Well, ang kagandahan naman yan, ito pong ating Yamaha Aerox 155 ay ideal po for long rides purposes dahil mayroon na rin po siyang USB charging port na kung saan ay pwede po tayong mag-recharge ng ating mga mobile phones once po na na-drain ang ating battery. And then mapunta naman po tayo rito sa gitna, nandirito naman po itong kanyang fuel tip. So nandirito na po sa gitna itong location itong kanyang fuel tank. Well, ang kagandahan naman yan, once po na magpapagas tayo, hindi na po natin kailangang bumaba rito sa upuan. Dahil bi-accessible na po siya, nandirito siya sa gitna. So less hassle free na rin kapag ikaw ay magpapagas. Mapunta naman tayo rito sa kanyang putres. Ayan o, napakaganda rin itong pagkakadesign ng kanyang putres. So matte color naman, rubber type po yung cover na nilagay rito. Subukan natin sakyan para malaman natin kung maluwag. Ayan, spacious naman siya mga KLM. Saktong sakto lang din. So maganda talaga to pang long range driving. Well, baba muna tayo. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Yan o, very attractive. Agaw pansin pala itong kanyang silver color dito. At the same time, X po yung pagkakadesign. Ayan o, X po yan. And then nakalagay naman po dito Miu Aerox in white color na hati. Yung O tsaka X naging red. And then may nakalagay po rito na S, which is ABS nga po itong version na to. At dito naman po sa taas may nakita po tayo rito na added decals, which is lining na gray, dark gray, white, and then dark gray ulit. Well, pagdating naman po rito sa gitna, nandirito naman itong kanyang putres para naman po sa ating back rider. So aluminum naman po yung ginamit nila, not PW yung color. Sa ibaba naman po, nandirito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po ng ating Miu Aerox 155 ay equipped na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand, ay hindi na po aandar ang ating scooter. So sa ganong paraan ay maiwasan po nating madisgrasya dulot po nitong side stand. At nandirito naman po itong kanyang center stand. Pagdating naman po rito sa pagkakadesign itong kanyang engine, ayan o, napaka-classic ng dating kasi matte black yung color. At the same time, napaka-futuristic. Nagkaroon ng 3 pins dito, and then may naka-intact naman po rito na Yamaha sa kanyang engine cover. At napakaganda rin itong kanyang napakahabang air filter. Well, mapunta naman po tayo rito sa itaas. May makikita po tayo rito na decal na nakalagay is liquid cooled. So meaning to say, ito pong ating Yamaha Aerox 155 ay ideal po siya pong long rides purposes. Dahil nga po, liquid cooling system na po siya. So pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag sa biyahe. Dahil nga po, naka-liquid cooling system ang ating Yamaha Aerox 155 S version.
Well, dito naman po sa taas, makikita natin na nagkaroon po siya rito ng Yamaha logo in silver color. At pagdating naman po rito sa kanyang taillight, ayan o, parang nagkaroon ng sungay rito. Pero napakaliit niya mga ka-LM. Talagang maliit lang siya. So talagang unique din yung pagkaka-design. And then nandirito naman po itong kanyang turn signals. Ayan o, naka-imbose and then naka-pop up rito na ang lalaki. So bulb type naman po yung kanyang ginagamit. At itong naka-imbose tong part na to mga ka-LM, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang plate light. So maganda yan. At ito na rin pong napakalapad na kanyang front fender. Nandirito po itong kanyang plate holder. At may added visibility sa gabi dahil may light reflector dito sa dulo. At pagdating naman po rito sa kanyang suspension, dito sa likod ay equip po ng dual shock absorber. So dalawa po yan. So very reliable, nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. So glossy black naman po yung ginamit nilang coil spring. Pagdating naman po sa likod sa kanyang braking system, ito po ay equip with mechanical drilling trailing, or yung tinatawag po nila na drum brake. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likod ay meron po itong 140x70-14. Napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likuran. So nakakapagbigay naman po yan ng added stability kapag makapal yung inyong gulong sa harap at likod. Well, pagdating naman po sa kanyang stock pipe, ayan, so napakaganda rin, no? Nagkaroon ng dalawang butas dito sa dulo and then matte black yung color. Ganun din naman po itong kanyang pipe. At nandirito naman po itong kanyang radiator cover. So matte black naman po yung kanyang color. Well, napakaganda pala nitong kanilang Yamaha Mio Aerox 155. Kasi nga, napaka-aggressive nitong kanyang headlight design. Talagang naa-attract ako. Lalong-lalo na sa kanyang kulay na metallic white. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang upuan. Napakaganda ng pagkakadesign, no? Parang nagkaroon po siya rito ng puso. Ayan, so malapit na February 14, no? Saktong-sakto, pwedeng pang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Pagdating naman po sa kanyang pagkakatahe, napakaganda rin, no? White color, no? Yung stitches, premium yung dating. Yung comfortability, napakalambot. Sa gitna, may makikita tayo rito na Aerox na naka-intact. Well, sisilipin naman natin itong kanyang underseat compartment para malaman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun, ang luwag din, no? Talagang napakalalim. Kasyang-kasya rito yung isang full-face helmet. At the same time, kung mahilig po kayong mag-travel, marami po tayo ritong may i-stored na mga gamit. So close na po natin. Ang ganda talaga, pati yung kanyang underseat compartment ay talagang napakaluwag. At ang atin pong Yamaha Mio Aerox 155 ay meron pong 790mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So kitang-kita naman dyan sa ating camera, step toe tayo. Kunting-kunti lang naman, halos maglapat na po yung ating foot below the ground. So talagang masasabi natin na very comfortable po ito para sa mga 5'6 in height kagaya ko. Well, anyway, para doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front and then rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha Mio Aerox S version ay mayroon pong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4-valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroong 124 kg. At ang presyo po ng ating pinakabagong Yamaha Mio Aerox S version ay nagkakahalaga po ng 146,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,632 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at gustong maglabas ng pinakabago nilang Yamaha Aerox 155 S version, metallic white color, ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Yamaha 3S Shop, San Fabian, Pangasinan Branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na balak magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 a.m. until 5:30 p.m. from Monday to Saturday.